Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Matutuwa kayo mga kapuso sa ginawang teaching approach ng isang guro mula Pampanga. Imbis kasi na traditional na pamamaraan, idinaan niya ito sa Quiz Bee. Ating kilalanin ang ating innovative teacher, Clinton Miguel. Good morning po, Teacher Clinton, at welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, Sir Harold. Good morning po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Oh, bago natin pag-usapan yung game show mo, Sir Clinton, gusto ko munang malaman, anong year or grade level ho ba yung tinuturoan ninyo at anong subject po o yung asignatura yung inyong tinuturo, Sir Clinton? Apo. Sa ngayon po, ako po ay nagtuturo ng grade 7 and grade 9, MAPE po. MAPE subject po. Music, Arts, Physical Education, and Health po. Nako, Sir Clinton, ito na nga po, no? Trending yung inyong ginawang pa-game show sa classroom dahil isa itong non-conventional way of encouraging recall among students. Ano po? Ano ho ba yung activity na to, Sir Clinton? Actually, sir, ito po ay pagre-review ng mga bata. So instead po na i-review po sila doon sa traditional way na pagre-review, naisip po na gawing gamification or gamified teaching and learning ang kanilang pagre-review. Nang sa ganon, sir, mas tumaas po yung kanilang yung level of engagement ng mga bata. At the same time, maging active po sila sa pagpa-participate doon sa aming pagre-review. Alam mo bakit trending, Sir Clinton? Kasi from the game show hosting energy hanggang sa gadgets and effects, talagang mala TV game show ang dating. Ano yan, Sir Clinton? Ikaw ba yung nag-set up doon sa mga gamit na ginamit doon sa game show? Ano yung mga kinailangan mong ihanda for this game show activity? Opo, totoo po, sir. Talagang pinagandaan po, ano? Kumbaga, talagang talaga ng effort para mapapil sa mga bata na talagang nasa game show po sila. So medyo mahaba-habang preparation po kasi unang-una sa lahat, kailangan po natin ng coordination sa ating mga co-teachers upang maiwasan po natin ang makaabala sa kanilang klase. So kailangan po aware po sila na ikaw ay mag-conduct ng ganong activity. And then sa mga gamit naman po, sa mga gadget po, ako lang po din yung nag-set up lahat ng noon. Oh, kailangan lang po talaga ng konting oras. Kaya nakahingi po ako ng konting schedule dun sa subject teacher before my time para ma-prepare po lahat yun. Anyway, after po nun, tuloy-tuloy na po yun. Ang gagawin na lang, yung mga student na lang po ang lilipat dun sa classroom na yun para hindi na po maulit yung pag-setup sa ibang classroom. Ang ginawa ko po, lahat ng mga sessions na tuturuan ko for that day, dun na lang sa isang room para yung pag-setup po hindi na ulit-ulit. Now, as we delve deeper into a more detailed understanding of teaching approaches, bilang isang guro, sir, meron kasing iba-ibang pamamaraan ng pagtuturo na umaakma rin sa iba-ibang learning styles ng mga estudyante, katulad ng ginawa mo, di ba? Bakit mahalaga, Sir Clinton, na mayroong variations ang approach natin sa ating pagtuturo? Sobrang mahalaga po, sir, dahil alam naman po natin yung mga learners natin, hindi po pare-pares yung mga yan. Mm-hmm. Mayroon po sila, mayroon po tayong tinatawag na diversity of learners na kung saan po iba-iba po yung mga learning styles nila. May mga ibang student po, mas prepared nila yung nagbabasa or nag-storytelling. Yung iba naman po talagang mas natututo sila kapag talagang active yung discussion sa klase. So kailangan po talaga na as a teacher, kailangan maging innovative po tayo para ma-address po natin lahat ng needs ng ating mga students. Well, Sir Clinton, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. We are so proud of you and of course, God bless you po sa lahat ng endeavors. Thank you po, thank you po.